Okay. Magandang araw po. Umorder ako ng DM800 condenser mic with phantom power and a V8 sound card from Shopee. Yung seller medyo matinong kausap, masipag sumagot sa chat, at sabi niya matinong daw itong produkto niya sa Inanadon. Yeah. Mabilis dumating to. In order nung isang gabi, sinip kahapon from Marikina, I think. Tapos, dumating ngayong umaga. Magkano ba? Siguro mga less than 2,300 ito. May kasama siyang, hindi ko alam kung may kasamang headset, pero may kasamang ring light o tripod. Originally, I was planning to buy. Ngayon kasi ang microphone ko USB. Hindi ko alam kung naririnig niyo. Medyo may tunog ng electric pa. Huwag niyo daw itapon to. Pwede raw ano to? Pwede raw proof of residence. Kaya lang, hindi sa akin ang pangalan. Ito siguro yung V8 sound card. Ito yung phantom power, 48 volts. Yes. Yes. Ring light. Kasama siyang Sony headset. Condenser mic with arm. Medyo mabigat. Ito siguro yung tripod ko para sa ring light. Okay. Dito may sasaksak yung mic kasi kayo pupunta sa sound card. Power button. Adapter goes here. Ito yung adapter, power adapter. Salamat naman at hindi na kailangan power supply. Ba't ito? Power adapter. Salamat naman at flat na siya. Hindi na kailangan adapter. Meron siyang tatlong kable. USB to micro USB, micro USB to 3.5,
micro USB. Ito siguro yung kinakabit sa cellphone, dalawang cellphone. And the V8 sound card. Dito pala. Ala ko mga ganyan kalaki. It's a Sony. Kaya ang ganda ito na ito. Kaya malalaman natin. We will know. Okay. Now the exciting part. Professional condenser microphone. With patented audio. Alamin natin kung fake to. Kung totoo to, sisikat yung ano, yung seller. Sisikat yung ano. Okay. Ito yung tawag dito, pop filter. Sana. Hindi yung panghuli ng ito. Yung kinakabit sa microphone, tapos kakabit mo sa phantom power. Splitter. Mic and headset. Ito naman yung from the phantom power box to the sound card. Kaya yung panghugas ng plato. The arm. Ika-clamp mo sa computer table, no? And then you mga lalagyan ng mic. Ito na. This is the condenser microphone. BN-800. Para malaman natin kung orig, buksan. Tara! Malaki yung kanyang ship. Hindi tayo niloko ni Baye, ni Seller. Ito. Alright. Kabit! Okay, in the interest of time, hindi ko na papakita sa inyo kung paano ko kinonekta yung mga microphone, etc., etc. Pero itong, this is my current setup now. So I have the condenser mic, kinabit ko yung XLR cable na female and male. Yung male, sasaksak mo dito sa input. Tapos sa output, yung kabilang kable, XLR cable na ang kabilang dulo ay 3.5. So ito, nakakabit diretso sa laptop. Then your power cord, connect that here. It's ito sa outlet. Pag na-setup mo na ng ganito, you can now use this mic. Itong mic na to can now be selected dito sa iyong computer. So you can use it for recording, for your Zoom meetings, for your kung ano man ang gagamitin mo sa mic. This is what I am using right now. Hindi ko ginamit yung sound card. Now, if you want to use the sound card, ito, hindi mo ikakabit sa laptop. Saan mo ikakabit to? Everything else will be exactly the same, except that this jack here, ang ikakabit mo dito sa condenser mic ng iyong sound card.
na if you have another mic, yung pang karaoke, pwede mo siya isaksak dito. Tapos ito for your headphone, ito for your earphone. Ang diferensya ng earphone sa headphone, yung headphone, headset, ito yung may mic. Itong earphone, pwede mo ikabit doon sa speaker. Tapos if you have instruments, pwede mo siya ikabit dito. And if you have cellphones, pwede mo siya ikabit yan sa live 1 and live 2. Ngayon, itong charging port, if you connect it to your power bank, hindi mo siya magagamit sa computer. If you want to use this setup as a microphone or as input devices for your computer, dapat yung charging port na to nakakabit sa USB port ng iyong computer or laptop. Okay? So that's the basic difference between yung setup ko ngayon at kung gagamitin ko yung sound card. Bakit ko hindi ganito ginawa? Sinubukan ko to, ang problema pag ni-record ko dito sa computer, nare-record yung mga special effects, yung echo, yung reverb, yung laughter, yung applause, etc., etc., yung voice changer, nare-record. Ang problema, mahina. Napakahina ng recording. Siguro, kailangan i-enhance mo pa. Whereas, with this setup, napakalinaw ng recording. Kung ano yung naririnig nyo ngayon, yun yung output nitong setup na to. So, what do you use? This setup or the one with the sound card? Bahala na kayo. But if you're using, let's say, Kumu, ito ang setup nyo because you need ang Kumu, pwede lang siya sa cellphone. So, habang nagsasalita ka, pwedeng may tawa, may palakpak, ito yan. Pero if you're going to use Zoom or you're going to record your voice for whatever purpose, I suggest you use this setup. Okay? Yun lang. Thank you. If you like this video, please click the subscribe button and press the notification bell so that you will be informed if there are new videos. Thank you.